Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa 5th linggo ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, lalo na si Father Jajo at si Father Greg, gayon din naman sa lahat ng mga dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsula nila mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito ay itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginawa nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ang lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos sa Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y namatiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa,
huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Hindi na ako pakakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din naman sa mga patuloy na nakakaisa natin via live streaming. Sabi ng Panginoon sa mabuting balita ngayon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kumusta po kayo? Kayo ba ay payapa sa pagkakataong ito? Kayo ba'y mayroong kapayapaan? Father, paano po ba magkaroon ng kapayapaan? Huwag niyo pong isipin na magiging payapa ka lamang kung wala kang problema. Payapa ka lamang ba kung wala kang sakit? Payapa ka lamang ba kung ikaw ay masaya? Sapagkat mga minamahal, kahit sa kabila ng problema at pinagdadaanan, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan. Yun ang sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Paano iyon? Ay di patuloyin po natin si Jesus sa ating buhay. Sapagkat ang kapayapaan ay makakamtan lamang tanging kay Jesus. At hindi ito yung kapayapaang iniisip natin na walang problema, hindi po. Sapagkat kahit na tayo ay naghihirap, pwede pa rin tayong may kapayapaan sa ating kalooban. At iisa ang pinanggagalingan noon, si Jesus. At kapag tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay, mawawala na ng puwang ang ating pagkaingit, ang ating pagiging masama ang ugali, o ang ating mga paghihirap, sapagkat kapag ka naghahari ang kapayapaan ni Kristo sa buhay, unti-unti mong mararamdaman ang kanyang pagmamahal. Pero huwag po ninyong isipin na pagkatapos ng misang ito, tayo na ang pinakamapayapang tao. Hindi po. Pagkatapos ng misang ito, may utang pa rin kayo. Pagtapos ng misang ito, may problema pa rin kayo. Pag-uwi nyo mamaya sa inyo, magagalit pa rin kayo. Pero anong maganda? Yung sa kabila nung kahinaang iyon, pinatutuloy natin si Kristo sa ating buhay. Unti-unti tayong magkakaroon ng kapayapaan kapag ka si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kapag ka tayo'y pinamamahayan na ng pagmamahal, kapag ka nakakapagpatawad na tayo kahit pakaukaunti, kapag ka nagbibigay na tayo kahit iilan lamang, ito'y patunay na si Kristo unti-unting namumuhay sa atin. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo number 742, yung lokal na katisismo dito sa Batangas, ang pagpapatawad at mabuting pag-uugali ay gawain ng isang umiibig. At doon lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan kapag natuto tayong umibig. Pakaukaunti, hindi agad-agad. Kaukaunti, bawat araw, matuto tayong umibig. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus, siyang hari ng kapayapaan. Sa komunyon mamaya, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagtiwalang puso upang sa kabila ng aking mga paghihirap, ng aking sakit, ng aking problema, ng aking kasalanan, ako'y patuloy na makapagtiwala at umasa sa iyo. Nang sa ganoon, ang kapayapaan ay maramdaman ko sa aking buhay, sa aking pakikipagkapwa-tao.
Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo
na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing siya'y ipagkanulo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, ni Santo Padre Pio at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo'y magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming Yumao, lalo tigit si Emiliana, at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ka lang isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen.
Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na nating ipagawa ang bubong sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy. Sa mga may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, mangyaring makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy po tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang iba'y nagpe-play ng ating mga official video testimonies, ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta na mga di umano'y mga binasbasang bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana. At kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Ipinapaalala rin sa atin ang panawagang Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, itapon sa tamang lalagyan ng ating mga basura. Gayun din naman, ipinagbibigay alam na tayo ay mayroong malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyong makapasok sa ating main arc entrance, nasa bandang likuran po ito, upang makita ninyo ang ating mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. May ilan po tayong mga gawain, bahagi ng ating pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio sa May 25. Una, tayo magkakaroon ng free legal consultation sa May 20, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation dito sa Archdiocese ng Lipa. Kayo inaanyayahan na kumonsulta. Ikalawa, tayo ay mayroong free adult baptism, confirmation, at first communion para po sa mga may mga edad na hindi pa nabibinyagan. Makipag-ugnayan na kayo sa opisina. Ito'y mangyayari sa May 22 sa alas 4 ng hapon. At gayon din, ikatlo, sa May 24, meron tayong libreng laser tuli para sa mga kabataan. Sa unang 100 kabataan na magpaparegister, kaya kayo makipag-ugnayan na alas 7 hanggang alauna ng hapon sa May 24. At gayon naman din, sa May 25, sa mismong kaarawan ni Santo Padre Pio, may isinasagawa tayong car raffle program sa halagang 500 pesos na ticket na available mamaya pagkatapos ng misa. Kayo ay maaaring manalo at makakatulong pa sa pagpapaaral ng ating mga scholars. Panoorin po natin ito. Naman po sa mga bumili ng ticket na hindi pa nakapagbibigay ng bayad at ng mga stub, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating Cura Parokot Rektor, kami ay nagpapasalamat, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at laging humanap ng kapayapaan kay Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, pinhari at manunubong.